Aso o pusa ang karaniwang pinipiling alagaan ng karamihan sa mga Pinoy. Pero kakaiba, makakasama natin ngayong umaga na si Ratus Yu. Dahil ang mga inaalagaan niya, daga. Magandang umaga, Ratus. Morning, sir. So, hindi tunay na pangalan ng Ratus. Parang in-adopt mo yung pangalang Ratus. Yes, sir. Okay. Totoo po. Bakit ka naging Ratus? Paano? Bali, nakuha ko po kasi yung nickname ko from their scientific name, Ratus norvegicus po. So, yun lang po. Cute lang kasi. Okay, so Ratus is the first word in the scientific name na for your pet rats. Yes, okay. Sir. Okay. So, pakilinaw lang, yung species nila is the same as the yung wild rats na nakikita ng natin sa kalsada. Yes, sir. Totoo po. Bali, isang species lang po sila. Kailan ang difference lang kasi ito mga pet rats kasi they were kept and bred as pets po talaga. So, therefore, sanay sila sa tao. At ikaw mismo nag-breed sa kanila? Yes, sir. Okay. Pero nanguhuli ka rin ng mga wild rats, yung mga bubwit, di ba? Tapos pinapalaki mo. Opo. Dati may nakahuli po ako ng dalawa, magkapatid po sila, nung panahon po ng 2012. Tapos napalaki ko naman sila, kaya lang yung isa namatay din kasi. And yung isa naman, nagkaroon siya ng anak. Tapos ito na po yung resulting na ano niya. Mga anak na to, ng mga nahuli mo. Opo. Sa wild o sa mga sa lansangan. Yes, okay. Sir. So I guess yung pinakamalaking tanong ng karamihan ay bakit? Bakit of all the animals, pwede naman isda, aso, pusa, rabbit, kabayo, I mean why rats? Well, sir, ang maganda kasi sila sa kanila para silang pet dogs. Very intelligent po sila. Tapos di sila high maintenance. Very intelligent pala, yes, ang sir. Mga daga. Yes, sir. Bakit mo masasabing intelligent animals ito? Sir, halimbawa, pag uwi nyo po ng bahay, halimbawa, nakikilala po nila yung kung sino yung nag-aalaga sa kanila, tapos sinasalubong kanila agad. Parang aso nga. Yes, sir. Nakakakilala po sila ng tao. So, nakikipag-interact sila sa iyo? Yes, sir. May personality sila? Yes, sir. Parang tao lang din po or any other pets. Mm-hmm. Okay, and you live with your family, ano? So, hindi ba sila concerned na makakawala ito at dadami at maninira ng furniture, pagkain, etc.? Hindi naman po, sir. Kasi usually, naka-keep lang sila sa cage. And naka-cage? Naka-separate po yung males sa females. And minsan po, pinapasok ko naman po sa kwarto ko. Tapos, para masanay lang sila sa tao. So, linalabas mo rin sa kulungan? Mm-hmm. At hindi naman sila lalayas? Hindi naman po. And with supervision naman po, sir. Okay. Sige nga, pero magagarantee mo, ha? Hindi sila tatakbo rito sa studio at baka mawala sila rito sa GMA. Sige, sir. So, ito, si Soriel. So, may mga po pangalan sila, si Sorian and si Squall. Squall. Ito si okay. Soriel, yung kulay. And then pareho silang males. Opo, sir. Ito si Soriel, mas malaki siya. Okay, medyo nahihiya siya. Chinese. So, dati, katulad ka rin ng ibang tao na natatakot sa daga. Totoo po. Yun ang nakakatawang story, sir. Kasi dati, pag nakita po ako ng daga, hindi mo kung papalapit kahit ng isang metro lang. And one day, nakita ko lang po sa isang pet shop, merong isang pair ng rats, kulay itim yung ulo niya, and yung the rest of ng body niya is kulay white. Sabi ko na, ang cute naman niya, kakaiba. And therefore, after a few days, binalikan ko po sila, nag-alaga ako ng pet rats. And then after 3 months, na-overcome ko na talaga yung fear ko ng rats. At marami kang natutunan tungkol sa kanila. Yes, sir. So, kumbaga, nakyutan ka lang. Opo. Doon sa mga dagang nakita mo sa pet shop. Yes, sir. So, sinubukan mo lang mag-alaga and you na-realize mo na okay, but okay pala silang alagaan. Super, okay pa. At ano sabi mo? Parang nagmamahalan kayo. I mean, may personality sila. They're affectionate animals. Yes, sir. Minsan nga umaakit sila sa shoulder ko. Tapos yung... Ay, katulad ngayon? Opo. Minsan kinakagat-kagat nila yung tinga ko. It's a sign of affection. Okay, sandali. Alam natin na mahilig kumagat ang mga daga. Hindi ka pa nakakagat nito. Sabi mo nga, kinakagat ka. Opo. Pero sign of affection yon. Yung ibang klaseng bite, yung nibble lang siya yung... Nibble, hindi yung nasusugatan ka. Hindi naman po. So it's not aggressive. Opo, tsaka napaka-gentle po nila. Hindi siya, sir, nagagalit, hindi, kasi pati aso nangangat pag kahit pet mo na eh. Minsan nangangat, di ba? So ito, kahit minsan, hindi ka kinagat. Opo. In all the years, sa... ilan years ka na nag-aalaga ng daga? Sir, since 2009 po. So more than 4 years na po, sir. So 4 years ka na nag-aalaga ng daga. Of course, nakikita mo naman sa balita na, yes, kung ano yung ginagawa ng mga daga, no? And
alam natin na sanhi din sila ng sakit. Opo. Kasama dyan yung leptospirosis, no? Yes, na sir. Kapag naiihian yung baha at budusong ang tao sa baha, ay minsan nagkaka-leptospirosis yun dahil pumapasok yung bakterya ng lepto doon sa sugat. Opo. So, hindi ba to banta sa iyong kalusugan, sa health ng pamilya mo, sa bahay? Hindi naman po, sir. Kasi itong mga pet rats ko po, nakatago lang sila sa cage and hindi sila gumagala kung saan-saan, like sa mga kanal or imburnal. So therefore, malinis po sila and wala silang mga sakit po. Paano mo nalaman na wala silang sakit? I mean, dinadala mo ba ito sa doktor or... Pero walang vaccination ito? Yes, sir. Walang vaccination. And nababasa ko naman po kasi online sa mga literature po na ganun po talaga sila mga pet rats. So, regarding sa mga sakit, hindi sila talaga nagdadala ng sakit, yung mga pet. Okay, so nagbabasa ka rin. Sinusuri mo rin itong paborito mong hayop, ano? Yes, sir. Ang sinasabi sa'yo ng literature ay yung mga nagkakalat ng sakit, sila yung wild. Yes, na nasa lansangan, imburnal, yung kumakain ng basura, etc. Pero ito, kasi nga, nasa isang kulungan lang, naalaga mo, at saka pinapakain mo ng malinis. Yes, sir. Hindi yung usual na kinakain ng daga, yeah, no, basura. Na basura. Okay. Ano ba pinapakain mo sa kanila? Sir, most of their diet po is barley or mga grains kasi dapat... Barley? Yes, sir. May pagkasosyal pa yung kanilang pagkain. Ha? Hindi lang kanin o bigas. Pwede rin po mga bigas, sir. Yung barley naman po kasi is very affordable. Bali, 25 pesos per kilo lang po. Mm-hmm. And namibili naman po siya sa mga poultry feeds. So it's like chicken feeds? Mm-hmm. Yes, sir. Mm-hmm. So, of course, napakasama ng imahe ng mga daga sa... hindi lang sa lipunan natin, pero almost in any country. No? Parang yes, peste sir. Sila. Parang... history's pestilence, no? Anong pakiramdam mo pag medyo dinidemonyo sila, pinapatay sila, ina-exterminate? Kasi nga, nag-aalaga ka rin. Yes, sir. Sir, of course, medyo na-hurtin ako sa mga nababasa ko. Pero nasasaktan ka rin. Mm-mm. Pero ginagawa ko rin yung part ko para, let's say, mag-post ako ng pet rats sa Facebook page ko para to make people aware na hindi sila ganyan ka ferocious or vicious na animals. So meron kang Facebook page, yes, sir, na parang doon lumalabas yung mga litrato mo, and then yes, basically sir, yung objective doon ay you're trying to present a different image for of rats. Yes, sir. And ano yung image na gusto mong malaman ng tao? Bali, ano sila, very cute sila, tapos cute. Very friendly sa animals. Cute, friendly. Friendly to humans. Mm-mm. Okay, so in other words, you don't need a special talent para mag-alaga ng rats. Yes, sir. Kahit sino. Hindi naman po. Basta bigyan nyo lang po sila ng maraming time and affection. And as long as sanay na sila sa inyo, very, ano na sila, comfortable sa tao. Mm-hmm. At sinasama po sa kama mo, etc. So, yes, yung parents mo, okay lang ba na meron kang alagang daga? Okay lang po sa kanila, sir. Mm-hmm. And sa kapitbahay, okay din. Kasi syempre, baka isipin nila, makawala ito. Dadami sa mga ibang bahay. Okay lang po. Minsan, nilalabas ko naman po sila para ma-expose din sa other people. Nilalabas mo? Ano? Dinadala mo saan? Minsan, dinadala ko pag sa papunta sa poultry supply store. Mm-hmm. It's just 2 blocks away from our home. Naka-cage din? Or... Nasa shoulder ko lang po. Nasa shoulder? Naglalakad ka sa labas. Mm-hmm. Nasa shoulder mo lang. Opo. So, walang chance na tatalon sila at mawawala? Hindi naman po. Kasi? Sanay na po sila sa tao. Tapos nakikilala naman. Hindi na sanay na sa'yo? Opo. Nakikilala po nila yung scent ko. Mm-hmm. Okay. Yes, sir. And would you recommend them as pets? Kasi you don't need as much space as a dog. Kasi yung aso, ang aso naninira din minsan, di ba? Opo. So, bali, highly recommended po sila as pets, especially sa mga bata. Kasi hindi sila high maintenance, madali silang pakainin. Tapos, very super friendly sila. Wala silang attitude problem. So, nire-recommend mo pa sa mga bata? Yes, sir. Okay. Dahil friendly, low maintenance. Okay, yes, well, let's see kung may mga merong ka makukumbinse. Yes, sir. So, maraming salamat sa iyong panahon, Ratus Yu, with yes, your very unique hobby at yes, pet. At ako mismo, nagkaroon din ako ng close encounter sa mga daga sa tulong mo. Ratus Yu, yes, panoorin natin bukas yung dokumentaryo, Public Enemy Number 1. Yes, sir. Alas 10:30 ng gabi sa Eyewitness sa Channel 7. Yes, sir. Thank you. Salamat, Ratus. Thank you, sir.